Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! So yesterday, bago ako umuwi, napadaan ako sa isang Korean store. So bumili ako ng dumpling, spicy chicken dumpling, dalawang chili paste, and isang Korean peach juice. So titingnan natin guys kung masarap siya, then titingnan din natin kung ano mas masarap ba, is fried or steamed. Then, while eating, I'll answer some random questions from my friends and FB friends. So, if you wanna know my answers, stay tuned and I will just cook the dumplings. Hi mga beshies! I'm back! So, ayun na nga, eto na siya. Eto na po ang ating spicy Korean dumplings. So, yung iba guys, kinuha na ng kapatid ko. And eto, kagaya nito guys, eto yung fried. Ayan, fried. Tapos, ito po ang steamed. So, sabi ng kapatid ko guys, maanghang daw po siya. So, let's take a bite. Tapos pala, ito po yung sinasabi ko mga Korean paste. Ito yung maanghang. And the other one, ito yung parang hindi. Ito, ito. Yeah. And guys, 1.5 liters nga po pala talaga yung nabili ko na peach. And this is 120 pesos. At masarap siya. Masarap siya guys. Lalo kapag may ice at malamig siya. So, let's try our food. Man natin. Guys, masarap yung fried. Ito na lang natin sa fried kasi kinuha na ng kuya ko. Pero alam niyo yung samyang, yung mga... Yung... ang anghang niya, guys. Manghang siya. So, ang sabi ko kanina, di ba, magsasagot tayo ng mga questions from my friends and FB friends. So, first question. Ayan. LGBT restrooms. Actually, I am not, I don't agree sa magkaroon ng separate restrooms ang ating mga sisters. Kasi for me, we're no different, di ba? Pare-paras tayo. We just wanna pee. We just want to poop. Pero, if that could prevent or at least siguro avoid the arguments, the issue. Siguro, yeah, I agree na lang din na magkaroon kami ng ang ating LGBTQ community ng separate restrooms para love na lang guys. So, ayun, yun ang say ko. Pero dun sa issue, dun sa nangyari kay Maring Gretchen. Yun, naawalan ko kasi nga against ako dun sa pagposas, yun lang. Pagposas and yung discrimination, yung nangyaring mga abusive words na nabanggit, ayoko siya. Ayoko yung nangyari. So, yun. But on the other hand nga, sabi ko, just to prevent or avoid arguments and other issues, or the issues about it, siguro, let's just have our own restroom. So, sa mga lalaki naman dyan, ang lakas mag-comment, guys. Huwag nyo kaming, ano dyan, ha? Tigil-tigilan nyo kami, guys. Nung araw 150 ka lang. Sarap. What the fuck? Next question. How Korean foods became popular in the Philippines? Question na to galing to sa friend ko. Siguro dahil sa friendship ng two nations and the culture sharing. Tapos na, at saka masarap talaga kasi ang Korean food, guys. Oh. As a matter of fact, 'di ba? Ang daming nagbumukbang and mga Korean foods ang kanilang kina-try. Kasi masarap talaga siya. So ayun. Next question. Ay, di ba? At saka kasi nauso ang K-pop, di ba? Siyempre, nagki-K-pop ka na lang din. Lubusin mo na yung pagiging ano mo, Korean fan mo. Di, kumain ng Korean food. Para ma-try mo naman, ma-feel mo naman yung pagiging K-pop lover mo, di ba? So, blink ka pala ako, guys. Charat! Mahilig ako. Ang ganda rin, ano, ni Lisa. Oh my God. Sobra. Next question. Super random talaga ng mga questions sa akin guys kasi eto, including this, widening off-road. So, feeling ko para sa akin, much better kung ang mga motor, or correct me if I'm wrong ha, or siguro, I stand to be corrected guys. Para sa mga friends kong mga motors dyan, may own cars, kasi wala naman akong car. For me kasi, sa gilid dapat ang mga, tama ba, ang mga motor, tapos sa expressway ang mga cars. Kung tama yung idea ko, siguro, comment na kayo dyan kung mali ako sa comment box guys. Tapos, kasi for me, kasama talaga siya sa development ng isang lugar.
di ba? Makita mo yung progress ng isang lugar kung may mga ganyan, may mga projects na ganyan, road widening. Nakakainis lang talaga minsan. Or natataon lang ba talaga na tag-ulan nung tuwing ginagawa, mostly? Or siguro umulan lang talaga? So, yun lang nakakainis kasi it causes a lot of traffic sa isang area na nag-aano ng road widening, kagaya ng nakaraan. Pero, ang ganda naman ang kinalabasan, guys, kasi ang lawak na talaga nung road na yon, and kahit magkarirahan po sila. Charot. And then, responsible rules and regulation, siguro, tama. Yung mga sumisingit, yun, iwas-iwasan nyo na, kailangan, guys, mag-responsable tayong citizen of the Philippines. Kailangan, alalahanin din natin ibang tao, kasi minsan may napipervisya tayo kapag sumisingit tayo, and masyado ka pang proud sa sarili mo kasi nasingitan mo yung isang tao. Alam mo, that's very toxic. Speaking about toxic people, from my friend, doktora, how do you handle toxic people? So, Dedma, patola kasi akong tao, guys. So, meaning, pag patola, I make patol sa lahat ng mga, like, issues about me, and including those who are involved, yung mga nagsabi ng something bad about me. So, ayun, guys. So, pinapatulan ko talaga sila. Next. Siguro, ayun, how do I handle? I divert my attention and do something productive. Kasi naman mag-mukbok ka dyan at makapag-away ka lang all day, wala ka na nagawa. Kasi iniisip mo ko how to revenge, how to fight back. No. Mauubos ang oras mo, sayang. Make yourself productive. Kaya sa, kagaya ko, sa work ko dati, may mga toxic people, pero alam mo yon, I've learned how to handle them and, you know, mag-enjoy, di ba? Kaysa mag-mukmuk ka, ina-enjoy mo na lang lahat. Tsaka, tandaan natin, guys, ang stress nakaka-cause ng maraming sakit. So, pag-i-stressin mo sarili mo, kung paano mo lalabanan yung taong nanakit sa'yo sa damdamin mo, yung mga toxic people na yan, baka mas lalong lumalay sa mga like me, I have hypertension, di ba? So, dadma. Including toxic relatives, guys, ha? Actually, I always tell myself na they still have, you know, a space in my heart, yung mga toxic relatives ko. But they can only retrieve that space if and only if magbabago sila. But if not, sorry to say, I can throw you away. Shut up! Siguro yun. Basta, make yourself something, ano na lang, make yourself busy and do, be productive, gano'n. Tapos, huwag ka mag-overeat kapag, ano ka, stress ka sa mga toxic people. Kasi, lalo yung mga sweets, di ba, sabi nila, anti-stress, gano'n. No, guys, tumataas ang sugar, ano natin, kapag stress tayo. Huwag mo nang dagdagan. Okay, next. Na pa ba? Skincare routine, guys. I will talk about my skincare routine soon, kapag naayos ko na. Kasi hinintay ko yung lightings, guys, na in-order ko from Shopee. Order ako ng ring light para maliwanag yung pagano ko. Kasi syempre, bare face ko yung kailangan. Kitang-kita nyo. And then, my God, sobrang anghang talaga, guys. Hindi makatulungan. Para kang nagsamyang. So, ayun, skincare routine. Kasi mga nakaraan, guys, ano, nag-aral ako ng German language. Nagburugchina ako, Mars. As in, ang dami, wala nang paglagyan. Kumari ko, Diyos ko, wala talaga. Kaya, ayun, ang dami kong ginamit sa Watson. So, ayun, kaya nga, one of my subscribers suggested na mga must-have sa Watson. Soon, I will. Next, sang-ayon ka ba na mag-compete sa Miss Universe ang mga trans? Yes? Oo. Doon lang sa bagay na yun, guys. Pero sa mga other competition, like yung mga may physical activities, like yung mga physicalan, kagaya ng boxing, yung nakaraan, guys, hindi ko alam kung ano yun, kung ano na ba, wrestling ba yun, yung nabasag yung bungo nung girl, which is very wrong yun, Diyos ko. Ang syunga ng konseptong yun. Pero sa MU, siguro go, doon lang. Opinion ko lang naman yun, guys. Siyempre, mas marami pa rin antay kasi, o nga naman, kasi pageant yun, pinaka-prestigious pageant ng mga real ano, women, so syempre ipaglalaban yung rights nila, yung mga rights nila. So, Gibil, as of now, guys, I have nothing to say about So, Gibil, kasi I'm still trying to you know, study the So, Gibil further, kasi I don't wanna speak in front of the camera na kunti yung kaalaman ko, tapos
mamaya mabudol-budol ko kayo, ano, hindi tama yung mga sinasabi ko. So, ayun. Pero sa Soji Bill na yan, meron ako mga against talaga na part kasi hindi talaga siya fair para sa tunay na babae at saka mga lalaki. Tapos, ayun, basta may narinig pa ako from my brother kasi talagang super against siya sa Soji Bill na yung birth certificate daw, parang dash-dash lang na ganon. Tapos, kapag pinanganak sa bata. So, paano naman surprise yung mga ano, hindi nasasabihin ngayon ng doctor na it's a boy, mga ganon. Kasi nga, hahayaan natin silang mamili ng sarili gender nila. What do you think, guys? Comment down below. So, ayun. In all, guys, masarap siya. Para ka nagsamyang. And sobrang anghang nyo dahil. At masarap siya. Especially this one. Super sarap. Ayun. Guys, nag-invest na ako. Bumili na ako ng yun, ring light ko. Next na yung camera siguro. I was thinking kasi na, nung nakaraan na. I-swipe sana kaso mag-credit card. Kaso inisip ko, maliit lang sahod ng besin nyo. Tapos ano, ba may maloko na naman yung mudra ko. So, deadman na lang. Pag-jipunan natin. Yun. Guys, hindi ko na talaga kaya. Hindi pala ako pang mukbang. Siguro food review lang talaga, beshi. Ganon. So, I failed. May gana kakahiya. Charot. Ayun. So, next video ko, siguro, saka kasama ko yung jawa ko na, sinusubuan ako. Miss ko na siya. Try ko pang kumain na marami, guys. Kasi na-stress na talaga ako. Ang dami ito. Super dami niya sa isang ano. So, ito na lang siya, guys, oh. Super dami niyan kanina. Ayan. Ngayon, unti na lang. As in, puno yan. Kumuha lang talaga ng kapatid ko. So, ayun. I think that's all. And sabi ko nga, guys, if you have a lot of questions about what's happening in our country, around the world, just comment on the section, comment box, and then I'll try to answer every question sa susunod na vlog ko. And right now, tapos na ang vlog ko, guys. I'm so full na. Hindi ko talaga kaya. Siguro, eto na yung last. Super sarap niya. Pero ang hang. Super dami. Kaya sa mga gusto mag-ganito, bumili na kayo sa tapat lang siya ng Olanga Posi- bagong palengke sa Olanga Positive. So, if you haven't subscribed yet sa aking YouTube channel, guys, mag-subscribe na kayo. Just type Jimmy Jimmy More. J-I-M-E-J-I-M-E-M-O-R-E. So, it's like, give me more. Okay? So, see you on my next vlog, guys. Bye!